Kristo, mga minamahal ko, at hinihiling ko po panandali ang lahat na tayo po ay magbigay ng paggalang. Hallelujah sa salita ng Diyos. Kaya tayo po ay tumayo. Sa oras ito, mga minamahal, binibigo po ang buong pagkataon sa pinagpalang mangaral, ating pong beloved ordained preacher, Danilo Quarteros. Praise the Lord, God bless you, Brother Joey Tarayo. Itaas mong ating makamay, tapos magkaisa manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! O dikil ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoon Jesus, sa oras na ito, sa pangunat dalangin niyong hinirang, huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa aking pong pagdadala ng balang minsahe, mahal ng Panginoon, ikaw Diyos, magbukas sa akin. Hallelujah, pag-unawa, mahal na Pinoon, hallelujah. Ikaw Diyos, maglangis yung balang salita na dadalhin yung lingkod, hallelujah. Buksan mo, mahal na Panginoon, ang pangunawa ng lahat ng mga narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. At sa iyong dakilang pangalan, aking sinasaway sa pangalan ni Jesus, cast out demons of unbelief and doubts in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable evangelist, pastor, Wildy Estrada Almeda. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, dito po sa dako po ng Kawayan City, Isabela, sa lahat po natin mga kapatiran na galing pa po sa iba't ibang mga outreach and outstation sa buong Isabela, buong Cagayan Valley. Mayroon po tayong mga kapatiran galing pa po ng Bangbang, Nueva Vizcaya. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Papatayin, pilit kaming pinatay nung panahon na yon. Naglabasan po, minamahal, sa mga media outlets, sa lahat ng mga pahayagan, sa mga broadsheet, sa mga tabloid, sa TV stations, mga mainstream media, sa radyo, kahit sa international media, ay talagang minonitor tayo. Wala pong hindi nakaalam nun. Yung po, minamahal, yung krusada, kasi krusada yun eh, ng mahal pastor sa loob mismo ng kampo ng mga Abu Sayyaf. At yung krusada na yon ay hindi po, minamahal, isang araw lang. Ang krusada na yon ay umabot po ng 3 buwan. Amen. The longest crusade sa kaysaysayan ng Christianity, minamahal. The longest crusade sa kaysaysayan ng iglesyang ito ay naganap sa Talipao, Sulu, Mindanao, 3 buwan na krusada, araw at gabi. Amen. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Dahil hindi basta-bastang i-conquer mo yan, ang lugar na yan, hindi po nagtagumpay ang mga Spanish friars. Halos na-conquer nilang buong Luzon, Visayas, Mindanao, pero hindi po nila na-conquer ang Sulu. No?
Hindi po nila na-conquer. Lalo na yung inner part ng sulo, hindi po nakaabot ang mga Christian doon. In the name of religion, yung Roman Catholicism. Kahit yung kapanahon ng Amerikano, nagdala pa rin sila ng mga missionaries, kahit mga sundalo, mga missionaries din yon, mga Protestant naman ng mga karamihan doon minamahal, doon din sila nahirapan sa sulo. Hindi talaga nila mapasok-pasok yan minamahal, lalo na yung inner part, yung kinampuhan talaga ng mga extremist na mga Muslim group, lalo ng Abu Sayyaf. Sabi nga ng mga Abu Sayyaf, kayo lang ang nakapasok dito sa aming lugar. Ang lugar namin ay impyerno at ang mga nakatira dito ay mga demonyo. Pero pinasok ni Malapastor yon. At napanood ang buong mundo. Hinusgahan, hindi lang ordinaryong mga Pilipino, kundi mga pastor pa sila, minamahal. Oh? Mga bishops, mga missionaries. Parang ang ating mahal na pastor sa time na yon ay nag-iisa siya. Nagalit pa ang gobyerno dahil dagdag problema. Ang mga Pilipino, minamahal sa time na yon ay hindi po nila naunawaan yon. May mga kapatiran nga, hindi nakaunawa. Yung pa kayang wala sa katotohanan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung mga kulang sa pananampalataya ay hindi po sila nakaunawa. Hinamin mal pastor, hindi kami papayag. Baka mapugutan pa kami ng ulo lahat. So, ang tanong na yun, minamahal, no choice ang sagot mo. Opo, mal pastor. Kasi yung 3 days na plano, kung gawin ng Malapinong 3 months, papayag ba kami? Malapinong mismo ang gagawa ng 3 months. At hindi po nagamali, ayon sa salita ng Diyos, na nilagay, minamahal sa bibig ng propeta niya, yung 3 araw na plano ay nagiging 3 buwan nga. July 1, lumabas, October 1. Walang labis, walang kulang, insaktong-insakto. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Nung panahon na yun, minamahal, ang panggobyerno ni President Joseph Estrada, ni President Erap, ay naharap sa maraming problema, no? Maraming banta. May mga attempt na kudeta. Maliban doon sa kudeta na mga attempt, dami po siyang mga kalaban. Kalaban sa politika, mga sindikato, naglipa na po yung mga kidnap o ransom, yung pong mga carnappers, droga, mga illegal gambling, rebellion throughout the country, yung mga teroristang na CPP and PA ay talaga namang nagbubunyi nung panahon na yon. Ang dami nilang recruitment nung panahon na yon. Pag sila ay nagrarally, binubuli nila ang mga pulis. Walang magawa yung mga pulis, minamahal. Yung mga aktivista sa Maynila ay sila yung hari sa kalsada. Nandyan pa yung MILF. Nung panahon na yun, hindi pa sila binigyan ng autonomous Bangsamoro. Wala pa yun. Nandyan pa yung MILF. Hindi sila satisfied sa ERMM. Nandyan yung iba't ibang faction ng mga terorista sa Mindanao. At dumating yung pagkidnap. Isang pari na si Gallardo, minamahal. Kasama yung mga guru at mga estudyante sa Basilan ay ginawang human shield ng mga
teroristang Abu Sayyaf para hindi sila mahabol ng mga sundalo. Kinidnap sila. Kinidnap dahil ayaw nila, pinilit silang isama. Yan po yung kidnap. Amen. Everybody say praise the Lord. Kailangan maiklaro po yan dahil mayroon kasing lumabas noon. Aywan ko lang kung hanggang ngayon ay pinapaniwalaan pa nila yan na ang malapastor daw kasamang 12 pariwaryos ay kidnap din. Ang kidnap po, minamahal, ay mayroon pong kukuha sa'yo by force, ayaw mong sumama, ay mapilitan ka talaga dahil buhay mo nakataya. Pero ang malapastor, siya po ang namilit na pumasok. Ayaw nga ni Robot eh. Sabi ni Robot, problema ko na itong hawak kong mga hostages kasi hindi nagtagumpay yung offer ng ating malapastor na pasukin yung kampo ng Abu Sayyaf sa Basilan para maligtas yung pare. Sabi ng Basilan Crisis Committee Chairman, through Bumbo Radio interview, nationwide po yun, inarrange natin sa Cagayan de Oro, tinawagan sa malapastor, tinawagan yung mga opisyalis sa Basilan. Sabi niya, hindi na kailangan na papasok pa ang ating malapastor daw. Dahil ang pari nandoon, mga guro at mga estudyante, ay back up prayer ng buong Iglesia Katolika, lalo na ang Papa sa Roma. Nanalangin din po sila at nag-alay din po sila ng panalangin sa buong mundo para maligtas yung pari. Di, sa madalit sabi, hindi nakapasok at yung malapastor at lungkot na lungkot ang malapastor sa nangyari dahil nabalitaan na lang na pinugutan ng ulo yung pari, tinanggalan pa ng mga kuko at yung ibang mga hostages ay namatay din at tinangay yung mga remaining hostages, dinala sa kabilang isla sa Sulo at nagdagdag pa ng mga hostages galing ng Sabah, Malaysia sa Sipadan Island na mga turista na ang pakay lang nila doon, maliligo lang doon. Dinaanan ng mga armado, kinidnap sila at dinala sa Sulu. Sabi ng mahal na pastor, pag hindi tayo papasok sa kampo ng Abu Sayyaf, delikado ang gobyerno. Ha? Pabagsak nang ang gobyerno ni Erap, mayroon pang problema doon sa Sulu na ang mga hostages na dala, hawak ng mga Abu Sayyaf, dala nila galing Malaysia sa Sipadan Island sa may Sabah, ay hindi lang po galing sa isang bansa. Mayroong taga Germany, France, South Africa, Austria, New Zealand, mayroon yata New Zealand din, Malaysia, at dalawa lang po yung Pilipino doon. Cook, kumbaga tagaluto, sinama, no? Kasi sa beach kinuha yun eh, sa cottage, sa beach, kinuha. Sabi naman, Pastor, kailangan nating pumasok. Papayag ang gobyerno o hindi, papasukin natin ang kampo ng Abu Sayyaf para maligtas ang mga hostages. At para mapakinggan din ng mga Abu Sayyaf ang Ebanghelyo ni Kristo. Everybody say praise the Lord. Yan po ay mission impossible. Wala pa pong nagmisyon ng ganyan. Amen. At bago yan, minamahal, bago pumasok ang ating mahal na pastor, through live TV program sa IBC 13, at yan po ay na-replay, mayroon po tayong mga programs, mga regional TV stations ng EBS-CBN, sa Cagayan de Oro, mayroon po yun. Daily po yun, minamahal, sa umaga. Sa ibang mga lugar, sa Davao, sa Buanga, nagpapadala po ng tapes. At maliban sa Maynila, daily din po yun. Sa IBC 13, RPN9, mayroon pa sa JMS7. Halos lahat ng mga TV stations, mayroon tayong programa noong panahon na yun. At sabi ni mahal na pastor, mga Abu Sayyaf. Hindi Abu Sayyaf ang tawag ni mahal na pastor, Abu Sayyaf. Ibig sabihin, may sayad.
antayin niyo ako. Papasok ako sa kampo niyo. At ililigtas ko ang mga sipadan hostages para walang mangyari sa bansa natin. Magdala ako ng ebanghelyo sa inyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Monitored po yan, minamahal. At nangyari nga, pumasok ang ating mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Ang unang araw na pagpasok, sabi ng mga kritiko, lalo na yung dating daan, na yung leader nila ay wala na, kinuha na ng mahal na Panginoon. Pero bago kinuha, bumanat muna ng NPA for the first time. Tapos, wala pang isang linggo yata, nabalita na matay na raw. Ayaw ko kung gano'ng katotoo, baka totoo nga. Kasi doon sa lugar na nandoon siya, sa Brazil, ay libo-libo ang namatay doon sa COVID-19. Eh, dati na may sakit yon, may hika, o siguro na nahawaan. Eh, dati ka nang may hika, mahawaan ka pa ng COVID, hindi ka talaga magtagal dyan. Patay ka talaga. So, sabi nung leader ng grupo na yon, nagdrama lang daw si Mahal na Pastor. Hindi daw totoong pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Madali naman daw magsabi, pumasok, magpa-picture, diyan sa tabi-tabi lang. Unang araw yun ah. Unang araw, yun ang banat. Nung na-confirm niya na nandoon pala, para hindi mapahiya, sabi niya, ito yung mga sinasabi ni Evangel Almeda bago siya pumunta dyan. Nung naka-record, nakikinig yung mga Abu Sayyaf kasi ang DGRH, nationwide yan, malakas doon sa Sulu ang DGRH. Napakinggan si Mahal na Pastor, pinlay talaga. Abu Sayyaf, sabi ng Mahal Pastor, mga demon possess kayo. Pupunta ako sa kampo nyo. Naku, nagulat kami isang araw. Sabi niya, sabi ng mga Abu Sayyaf, tawag mo pala sa amin, Abu Sayyaf, demon possess, hindi ka na makalabas buhay dito sa kampo namin. Sabi ni Mar Pastor sa akin, Padre Danny, paano nila narinig yun? Sige, Mar Pastor, baka may TV dito, may signal o ano. Yung pala napakinggan pa nila sa DCRH, pinlay pala ng leader ng dating daan para mapahamak talagang Mahal na Pastor. Sabi po ng leader ng dating daan, pag makalabas ka ng buhay, magpaputol ako sa daliri ko, sa kamay at paa. Talagang sigurado na talaga siya na hindi na makalabas buhay Mahal na Pastor. Pero nung lumabas po ay Mahal na Pastor, binawi niya. Nakalabas siya sila dahil sa prayer ko. Eh, grabe namang. Satanas talaga sinungaling. Amen. Pati yung mga followers niya sinungaling din. Palagpakan natin ang Mahal na Panginoon. May na mahal. Everybody say praise the Lord. Imagine, paano siya nag-prayer doon? Sabi nga niya, magpaputol siya ng daliri sa kamay at paa niya. Kung makalabas buhay ang Mahal na Pastor. Sabi pa ni Commander Robot, ano ba ang kasalanan nyo sa ibang relihiyon? May nag-offer sa amin ng 50 million, basta pugutan lang kayo ng ulo lahat. Wala naman siyang binanggit kung anong relihiyon yon. Inoferan sila ng 50 million, basta wag lang palabasin, buhay lahat. Dahil malaking patotoo raw. Tingnan mo yan. So pinagtutulungan pala, kahit yung mga Abu Sayyaf, inuudyokan, patayin na ninyo yan sila. Pero nagtagumpay ba sila? Hindi. Isaiah 54:17, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa iyo. Amen. Ating basahin nga. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, ang kabanata ay 54, ang talata po ay 17, ang sabi po rito, walang almas na ginawa laban sa iyo ang pagkikinabangan
At bawang dila nagagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng mga lingkod na Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Eh bakit? Ang tanong, bakit? Bakit galit kay mahal na pastor yung mga pastor? Dapat nga, baka prayer sila nun, baka dapat nga matuwa sila. Nagalit kasi sila dahil ang mahal na pastor, ang pinapangaral, kakaiba sa kanilang pinapangaral. Na malinaw naman sana sinabi ng Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Makinig ka Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Amen. Eh bakit? Nagtuturo sila sa Bible school, dami silang mga produktong mga pastor. May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo, ang Ama ay tinatawag na Panginoon, ang Anak ay Panginoon din, ang Espiritu Santo ay Panginoon din, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos din, ang Espiritu Santo ay Diyos din. Eh sabi dito, ang Panginoon na ating Diyos ay iisa lang. Tapos, nagpa-rebaptize yung mga member nila. So, yun isang dahilan. Na kung magpatuloy ang Jesus Miracle Crusade, baka maubos sila. So, talagang pinagtestahan ng mala pastor nung nandun na sa kampo ng Abu Sayyaf. Kumbaga, walang nag-isip, walang nangarap na susuporta sa mala pastor. Para bang nangyari nung kapanahunan ni Propeta Elijah, na si Propeta Elijah, siya na lang yung tumatayo na nangangaral ng bumbong katotohanan, ang iba ay takot, at ang karamihan ay mga bulaang propeta. At yun ang pinapaniwalaan ni King Ahab. Si King Ahab ay pinapaikutan siya ng mga 400 na mga propeta ni Baal. Si Baal ay another name for Satan o another name for Lucifer sa panahon na yon. So, ang nakapaligid ni King Ahab ay mga propetang bulaan, propeta ni Baal. So, ganun din sa kapanahonan minamahal ni President Arap, mayroon din pong tumatayong nagpakilalang mga lingkod ng Diyos sa paligid niya. Pero nagbago ba sa Arap ng panahon na yon? Hindi. Siya nga yung pinagbintangan na namumuno sa gambling, yung waiting ba yon? Waiting? O, dami pang mga pinukol sa kanya, mga illegal na mga gawain. Kasama na yata yung droga doon, tapos yung mga corruption pa. O, anong ginagawa yung mga nakapaligid sa kanya ng mga nagsasabing mga lingkod ng Diyos? Kasi bawat pangulo minumahal, bawat presidente ng bansa, mayroong mga advisor yan, mga spiritual advisor. Kahit nung panahon ni Aguinaldo, hanggang napalitan siya ng mga iba't ibang mga presidente, mostly nung panahon na yun, siyempre hawak ng Roman Catholicism ang gobyerno. Sa ating kapanahonan lang ngayon, parang nagkaroon ng distansya, nagkaroon ng hindi magandang ugnayan ang dalawang yung relihiyong Roman Katolisismo at ang gobyerno. At ang karamihan ngayon, minamahal, sabi ng isang pare, endangered species na daw sila, isang chaplain ng pulis, dahil ang karamihan ngayon na pumapasok sa mga kampo ng mga pulisan ay mga pastor. Mga pastor. At mayroon na rin portion na nakapasok tayo pero hindi pa talaga nationwide, minamahal. Hindi pa nationwide. Pero kung nakakapasok ang Jesus Miracle Crusade, binibitawan po nila yung mga pastor ang gusto ng mga kapulisan at makasundaluhan, Jesus Miracle Crusade. Palakpakan natin ang ating mahal na pin. So papunta na po tayo doon, minamahal. Papunta na tayo doon. 21 years na yung misyon ng mala pastor. Sa loob ng 21 years, lumiliwanag ang ating pang-uunawa sa misyon na yon. Amen.
Kasi hindi po may tago minamahal nung panahon na yon, hindi talaga maunawaan ng karamihan. Ngayon lumiwanag. Kasi noon, akala nila talagang si Malapato lang talaga ang pumasok doon. Kumbaga siyang nagdala sa sarili niya. Yung iba naman, si Brother Danny kasi, sinusulsulan si Malapastor. Kasi ako lang po yung kausap ni Malapastor bago siya umakyat. Kami lang po yung nag-uusap. Tuwing madaling araw, kuminsan tatawag sa akin si Malapastor, alauna, matapos yung usapan namin, alas tres na, dalawang oras na nag-uusap kami sa telepon. Talaga umiinit na yung telepon sa nag-uusap kami. Talagang hanggang sinabi ni Malapastor, magpasting ka dyan, Brother Danny. 10 days. Opo, Malapastor. Ongoing ang pasting ko, 40 days, sabi niya. Tapos tumawag sa akin pang 7 days. Ilang araw ng pasting mo, Brother Danny? Sabi ko, Malapastor, 7 days na po. Sabi niya, pwede na yan. Tama na yan. Mauna ka. Mauna ka sa sulo. Mayroong kasama mo galing Surigao, antayin mo. At saka yung nagpasting dyan, sino bang nagpasting dyan ng mahaba? Mayroon po nakapag-40 days. Si Brother Fernando Solon, Malapastor. O dalhin mo yan, sabi niya. Tapos mayroong galing sa Surigao, si Brother, beloved Brother Co-Prayer Bin Villanueva, no, kasama doon. Tapos, Fernando Solon, kasama ko. Brother Jojo Salino, kasama ko. Tapos, mayroon kong kasama si Brother Abel Vargas. Eh, hindi niyo kilala yun dahil hindi po sumama sa loob yun, nasa hulo sila. Kasama ko din sa beloved preacher Robert Choa, pero doon sa hulo lang sila. Brother Enrique Dayawin, kasama ko rin noon. Ewan ko lang kung bakit kasama nila Malapastor yata yun, sila Enrique Dayawin. So, kasama namin yun, pero naiwan sila sa hulo. Sa Badalit, sabi mina mahal, pinauna ako. Sabi ni Malapastor sa akin, ako na ang manalangin at mag-ayuno para sa'yo. Eh, wala na akong magawa. Sabi ko sa beloved wife ko, love, maganda ka nga ng damit. Sabi, bakit? Paalisin na ako ni Malapastor bukas na madaling araw. Hindi siya kumimik. Eh, dalawa pang anak namin noon. Si Angel, mga 1 year and 4 months. Si Daniel naman, mga 5 months old. Paggising ko ng umaga, nasana yung damit ko, love. Hindi po umimik ang beloved wife ko. Matuloy ka talaga, sabi niya. Tinanong ako. Ibig sabihin, hindi ka naghanda ng damit, maiwanan ako ng first trip. Ayaw umimik. Ayaw gumalaw. Ako nang naglagay ng damit. Nilagay ko ang damit ko. Sabi niya, habang naglalagay ako ng damit, tanong siya ng tanong. Eh, pupunta ka doon, hindi mo kasama si Malapastor? Sabi niya, nag-alala. Pupunta ka doon, hindi mo kasama si Malapastor? Sabi ko, eh, si Malapastor na nga nag-utos eh. Utos ng propeta ng Diyos, parang utos na rin ng Diyos sa akin yan, sabi ko sa kanya. Eh kung kayo ang maging hadlang, kumbaga talagang pinalakasan ko ng loob ko dahil parang ayaw ko na rin pumunta eh. Tinignan ko yung anak ko, si Angel saka si Daniel. Paano kaya kung hindi na ako makalabas, no? Ano kayang future ng mga batang ito? Parang uminit yung tahing ako. Sabi ko, kung ikaw naman ang maging hadlang at itong mga anak ko, mas pipiliin ko pang wala kayo sa buhay ko kaysa hindi ko masunod ang kalooban ng Diyos. Iniwanan ko silang, galit ako sa kanila. Sinadya ko talaga yon. Pati dalawang anak ko na mga baby pa, walang kamuhang-muhang, galit din ako. Para labanan lang yung sarili ko na hindi mahadlangan. Umalis ako. Tapos si Brother Melchor Harina yung binili ng shotgun, nakita niyang umalis ako, nagpahatid ako na sa driver sa terminal, sabi niya, mahal na Panginoon, anong mangyari kay Kuya Danny? Nagtulog siya. Nangusap sa kanya, mahal na Panginoon, pinakita yung anghel na nagligtas sa kanya. Yung anghel na nagligtas sa'yo,
yun ang anghel na magbabantay sa kanya. So, napayapa si Brother Belchor. Kasi nung binaril siya ng shotgun, nagtanong siya, Malapinon, bakit ako hindi tinablan? Yung pala, nung pag-rebuke niya ng hallelujah bago pumutok yung shotgun sa dibdib niya, close distance, may parang sumingit daw na parang puti, na parang hangin, na parang tao na puti, sumingit at yun ang natamaan ng, kumbaga, bala ng splinter. So, pinakita sa kanya yon. So, nung naghinip na ang anghel na nagligtas sa iyo, siya ang kasama. Siya daw ang kasama ko. So, napayapa si Brother Melchor. Praise the Lord. Iingatan pala si Kuya Danny ng mahal na Panginoon, sabi niya. Imagine ha, pupunta ka doon, wala kang kilala sa sulo, magtanong-tanong ako doon, may Abu Sayyaf ba dito? Lahat na tinatanong ko, nagpakilalang Abu Sayyaf. Bumili kami doon sa tindahan, sabi ng mga tindera, Sir, mga military ba kayo, sir? Kasi yung gupit namin ganito. Bago kami pumasok, nagpagupit kami ng ganito. Mga military ba kayo, sir? Hindi po. Tapos nagtagalog-tagalog kami. Tagalog kayo, sir? Marunong kami magbisaya. Ay, huwag kayo magtagalog, sir. Kung marunong kayo magbisaya, magbisaya na lang kayo. Dahil pag Tagalog, ang tingin ng mga tao dito, mga military kayo, baka bigla lang kayong barilin dito, sir. Daming mga rebelde dito sa hulo. Pag marinig kayo magtagalog, baka barilin kayo. Yung pala. So, mas safe pala na magsalita kami ng salita namin. Kaya lang, nung tumawag ako yung malapas sa PLDT kasi walang cellphone doon, nakalinya yung mga kasama ko, mga Muslim halos lahat, nung ako na ang nakahawak ng telephone, sabi ko, malapas to, nandito ako sa hulo. Nagtagalog ako, siyempre Tagalog usapan namin. Dinig ng mga nasa likod ko. Pagkatapos ng usapan namin, bakit? Anong sadya nyo sa Abu Sayyaf? Kinausap na ako. Eh kung gusto nyo ng bodyguard, ako, pwede ninyong kunin. Tawag ko kay malapas to, nandito na ako. O sige, maghanap ka ng Abu Sayyaf dyan. Mabuti nilang Malapino nagpadala, pinuntahan ako doon sa hotel. Isang station manager ng radyo ng bayan, nagpakilala siya na kilala niya si Commander Robot at may contact siya kay Commander Robot. Nagpakita ng picture, katabi niya si Commander Robot. Yung pala, si Commander Robot, bago siya nag-Abu Sayyaf, isa pala siyang tauhan ni Governor Abdul Sakortan, Governor ng Sulo. Utusan siya ni Abdul Sakortan. Yun na nga, tinatawag siya ng robot dahil utusan parang robot. Kahit anong utos, sunod lang. Parang robot ba? Robot. Si Sini Masong, yung station manager, pinsan ni Governor Abdul Sakortan. Kasi tiyantan din yung kanyang middle name. Sinitan Masong. So, pinsan siya ng governor. So, nagtabi sila ni robot. Ah, oo nga. Tawag ko yung malapastor, mayroon ako nakausap. Isang station manager, siya ang mag-escort sa atin sa kampo ng Abu Sayyaf. Sabi ni malapastor, sige, bukas nandiyan ako. Yung kausap ko, Lunes pa kami magkita, uli. Birnes kami nag-usap. Kinabukasan dumating si malapastor. Pagdating ni malapastor doon, from Manila to Sambuanga, Sambuanga to Sulu, fast craft, aeroplano, Manila to Sambuanga, ang bilis. Pagdating ni Malapastor doon, akit na tayo, brother. Akit na tayo. Ganun si Malapastor. Hindi talaga magsabi na bukas o sa sunod araw. Pag mayroon kang magawa ngayon na. Akit tayo ngayon. Sabi ko, Malapastor, yung kausap ko po, sa Lunes pa po kami magkita. Tawagan. Wala pong signal dito, Malapastor. Wala kang kakilala. Wala pong Malapastor. Sabi ni Malapastor, sa palagay mo, itong gagawin natin pagpasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Kalooban ng Diyos. Hindi ko makaimik. Alam mo, sabihin ko, hindi. Hindi ko rin pwedeng sabihin, kalooban. Sabi niya, Pastor, ay ganito na lang. Within 30 minutes, pag hindi sisipot yung kausap mo, ang ibig sabihin, hindi tayo matutuloy. Hindi kalooban ng Diyos. Nandoon na siya sa hulo, ha? Ang malapastor, nagpasting na siya ng 40 days, tinatanong pa rin ang Malapinon kung kalooban ng Diyos o hindi. Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin, hindi talaga siya ang nag-grip, kumbaga,
nagboluntaryo na papasok. Hindi din po minamahal, totoo yung nagpasikat ang malang pastor. Magpasting ka ba ng 40 days para malaman mo kung kalooban o hindi, kung magpasikat ka? Gugutumin mong sarili mo, hindi ka kakain ng 40 days para magpasikat ka lang? Hanggang doon sa hulo, nagtatanong pa siya. Tapos, within 30 minutes, hindi ko kakuntak-kuntak yung tao. Lunes pa kami magkita. Isabad doon siya dumating. Within 30 minutes, pag hindi sisipot, hindi kalooban, wala pang 30 minutes, dumating si Sinimasong. Kumatok. Pagbukas ko, ay Brad, kumusta kayo? Okay lang po. Ba't po na po napunta dito? Pumasok lang sa isip ko na kumustahin kayo. Imagine. Pumasok lang sa isip ko na kumustahin kayo. Parang marami yata kayo sa loob. Kasi alam nila, kung alam niya kung ilan lang kami, punong-puno na kami sa loob. May bisita ka ba? Nandito na po si Malang Pastor. Sabi mo sa Lunes. Ngayon po eh. Pumasok siya. Beloved Evangelist Pastor Almeida, matutuloy ba talaga yung misyon nyo sa kampo ng Abu Sayyaf? Matutuloy, sabi ng Malang Pastor. Delikado po yun. Pupuntahan nyo. Matutuloy talaga kayo. Ganito, ganito, ganito. Dami sa mga sinabi, mga discouragement. Sabi ng mga pastor, tuloy. Kung matutuloy kayo, sabi ni Sinimasong, tatawagin ko ang mission nyo, mission impossible. Dahil hindi na kayo makakalabas na buhay. Iba ang mga Abu Sayyaf. Totoo nga naman, hindi siya nagsisinungaling. Hindi talaga kami makalabas na buhay kung hindi plano ng Diyos lahat na ginawa namin. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Tuloy kami. Dahil yun ay nabalita na, binalita na rin niya. Kasi siya ay station manager ng radyo ng bayan. Madali lang, balita na, nandito na ang grupo ni Evangelist Almeida at sila ay papasok na sa kampo ng Abu Sayyaf. Pinaikutan ang lahat ng mga checkpoints, nagkaroon ng red alert. Lahat na papasok sa talipaw na sasakyan galing hulo, pinapahinto. Para hindi na lang talaga makapasok ang malapastor. Pero nung nakita ni malapastor, mga distansya siguro dito, yan niya sa eskwelahan dyan, sa elementary, haba ng pila. Ano yan, Brother Danny? Bakit mabagal ang takbo? Sabi ko, malapastor, checkpoint ng military. Ngayon lang po yan, malapastor. Kasi kahapon, chinake namin ang buong talipaw, umikot pa kami papuntang hulo. Wala pong ganyang checkpoint nung nakarang araw pumunta. Kasi nauna kami eh. Chinake point, sinurbi muna namin. Akala namin eh, sino kami? Tatlo lang kami. Ako, si Brother Jojo Solon, Jojo Salino, Fernando Solon, nag-hire kami ng jeep. Kami lang ang sakay. Sabi ng driver ng jeep, mayroon ba kayong dalang armas, Brad? Wala po. Dala po namin, Bible. Ito yung armas namin. Sabi niya, delikado yung pupuntahan natin, Brad. Baka harangi tayo. Wala pong imposible sa malipon. Ganun kami katapang noon, minamahal. Para lang, safe yung pagpasok ng malapastor. At least pag mag-report kami, alam namin yung daan. So, nadaanan namin yung checkpoint ng military. May mga checkpoint kami nadaanan. Kaway-kaway pa kami. Praise the Lord. Tapos sigaw naman yung mga checkpoint na doon na mahahabang buhok na may mga armas. Allahu Akbar! Tapos kami naman, praise the Lord. Hanggang napunta kami ng talipaw, tinuro sa amin yung pinakamunisipyo doon na parang forma ng simbahan ng Muslim, parang mosque. Tapos, sabi, balik na tayo. Kasi wala pang 30 minutes yun eh. Sabi ng driver, ay kung babalik tayo, Brad, hindi na kayo makababa ng hulo. Sigurado ko, haharangin tayo. Kasi nakilala nila na mga Kristiyano tayo. Kristiyano kayo. Saan tayo dadaan? Sabi namin sa driver, dito sa bundok. Dadaan tayo ng bundok. Patapos labas tayo ng Patikol. Eh yung Patikol, lugar ni Abu Sabaya yon. Daan kami ng bundok, rough road. Nakasalubong namin yung mga jeep, punong-puno ng mga armado sa loob at saka sa taas. Kinakawayan pa namin yun. Praise the Lord kami.
Praise the Lord. Tapos, Al-Akbar! Sabi naman yung mga Abu Sayyaf. Yung pala grupo na ni Abu Sabaya, pupunta ng Talipa, may meeting sila. Pagdating doon sa unahan, huminto yung jeep. Na-flatan kami. Mabuti may reserva dala. Dumaan yung isang platon, armado. Ano yan? Sabi ng driver, mga Abu Sayyaf yan, Brad. Dinaan kami. Tinitingnan kami. Tapos, siyempre sanay tayo sa praise the Lord. Praise the Lord. Ganun na kami. Daan sila. Nakatingin sa amin, nahaba ng mga buhok, mga lalaki. Pero haba ng mga buhok, mga Abu Sayyaf talaga. Hindi kami ginalaw. Tapos nung na okay na yung sakyan, tuloy-tuloy kami. Pagdating sa unahan, kampo ng Marines, balik na kami ng hulo. Tawag kami kay Malapastor. Imagine yun, my man. Kung kaming tatlo, hinold na kami ng Abu Sayyaf, hindi na matuloy si Malapastor. Kaming tatlo ang pag-uusapan. Sigurado yun, pugot ulo kaming tatlo noon. Siyempre, wala si Malapastor, kasama namin. Pero, dahil plano na Malapino, kompleto talaga kami, nandyan ang pag-iingat ng Diyos. Kasi hindi naman misyon namin yon, misyon ng Malapastor. So, kailangan antayin ang Malapastor. Dumating, sakay, diretso. Sabi ng Pastor, pag tapat ng ating sasakyan, maprosin sila lahat. Hindi tayo pabababain. So, habang palapit kami, po, nag-aagaw yung isip ko, maprosin. Imposible naman lahat. Wala talagang exempted. Lahat, baba, kinakapkan, pasok sa loob. Mayroon silang dala na parang metal detector. May mga armas ba? Paano maprosin yan? Papalapit kami ng papalapit. Wala talagang exempted. Lahat talaga, hinaharang. Tapos sabi ni Malpastor, maprosin. Pagtapat ng aming sasakyan, Tamaraw FX, aircon, pagmamayari ng isang board member ng Sulo, at saka jeep sa likod, puno ng bigas kasi nahingi ng 35 sacks of rice. Pagtapat ng Tamaraw FX, biglang nagsinyas yung sundalo, go! Tapos yung nakaikot na napakarami na sila yung mag-check up sa loob, nakatingin lang sa sasakyan. Hindi kami binuksan. Hindi lang binuksan. Pati yung jeep na tinignan ko sa side mirror. Pinago din. Pagkatapos nung lumampas na yung aming sasakyan, hinold uli sila. Ano kayang tingin nila sa sasakyan namin? Na hindi kami pinara. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ng propeta ng Diyos. Ma-frozen sila. Palakpakan natin yung mga pinuminuman. Pagdating sa unahan, checkpoint uli! Sabi ng Pastor, ano naman yan, Brother Dan? Malapastor, hindi na po sundalo yan. Abu Sayyaf na yata yan. Instead na matakot ang Malapastor, sabi niya, praise the Lord. Praise the Lord, sabi niya. Tapos pinara kami. Ah, wala nang paalam-paalam. May sumiksik sa gilid ko. May sumakay doon sa likod. Kasi bakante pa yung likod. Si Malapastor lang, ilan lang yung makasama sa likod. Tapos sa jeep, puno hanggang sa taas. Habang tumatakbo yung sasakyan. Nagsalita yung katabi ko. Maliit lang na tao. Pa, kasing laki lang siguro ni... Sino bang maliit dito? Itong mga tatlo to, puro malalaki to eh. Baka si ano, si Jeff. Nasaan ba si Jeff? Ayan. O yung buhok niya, parang si Commander Robot din. Nung nahuli na si Commander Robot, nagpakalbo kasi si Commander Robot nung nahuli siya. Pero yung mahaba pa siyang buhok noon, hanggang balikat. Ako si Commander Robot, sabi niya. Nasaan si Father Almeida? Sabi ko, hindi po Father, beloved Pastor. O si Pastor Almeida. Sabi naman, Pastor, praise the Lord, beloved Commander Robot. Oh. Pagtingin niya kay Mala Pastor, welcome in the kingdom of Allah. Welcome ka sa aming kampo. Kahit mangaral ka sa doon sa loob, pwedeng-pwede. Mayroon kaming freedom of religion. Oh, nabanggit ni Robot yun. So, sabi ng Professor, praise the Lord, praise the Lord. So, pag biglang huminto na sa unahan, yung pala lilipat kami ng sasakyan kasi yung Tamaraw FX saka jeep hindi makapasok dahil papunta na kami ng bundok, maputik, umuulan.
mayroon nang nakaabang doon, lipata namin, yung dump truck, kargahan ng kopras. Sakay kami doon, walang hawakan. Tagilid-tagilid yung dump truck. Hanggang hindi nang makaya, baba kami. Nakita ni Robot ang malapastor na mahina maglakad kasi 40 days fasting ka eh. 40 days fasting malapastor, hindi pa nag-break. Bakit mahina yung inyong pastor? Nag-fasting po ng 40 days, wala pong kain, araw, gabi. Oh, sabi niya, pwede ko ba siyang kargahin sa likod ko para matulungan ko siya? Oh, imagine ah. Isang kilabot na commander, mamamatay tao, sabi nila, demonyo. Gusto pa niyang kargahin ng malapastor, tulungan. So si malapastor hindi pumayag, so inaakay lang namin. Habang kami papunta doon sa pupuntahan namin na kubo, yung mga 10 years old, 15 years old na mga bata na may mga armas na rin. Pag may makita, rilo. Bigay daw sa kanya para hindi pugutan ulo. Tanggal naman ng rilo. Tanggal. Bigay. Ganun. Hindi sila marunong mag-Tagalog eh. Kung anong maituro, pati sapatos, yung stinilas niya, palit tayo. Akin na yung sapatos mo. Pugot ulo. Ikaw naman, para walang gulo, total, makabili ka naman ng sapatos pagbaba, makabili ka naman ng rilo, bigay mo na lang. Ganun, minamahal. Pagdating doon sa kubo, sabi ng pastor, krusada natin. Migay ng leaflets. Migay kami ng leaflets. Mayroon palang pinaprenta. Parang isang kulay lang yun. Naalala ko, isang kulay lang yun. Pula ang kulay ng leaflets na yun. Pinamigay sa mga busayaf. Basa sila, Jesus. Yun na narinig ko, Jesus, Miracle Crusade. Jesus, Miracle Crusade. Tapos preach ng malapastor. Kant na si Kuya Hermie. Joyful. Nung nag-solemn na, mga wala pang 15 minutes yun, nag-solemn na siya, mayroong isang pumorward. Nakatutok yung armalite. Hinto! Nako, ito na. Pinahinto na si Kuya Hermie. Sabi ni Kuya Hermie, bakit? Si Kuya Hermie kasi ang nagigitara, siyang kumakanta. Ng halo gitar. Pwede bang mag-request? Sabi, naka-smile si Kuya Hermie. Yung pala, maghihinto dahil pa-request, request pala. Ano pong request nyo? Sabi ni Kuya Hermie. Power of love. Yung power of love na sikat nung panahon na yon yung kanta ng Air Supply. Hindi ko na maalala ang tono noon. Basta Power of Love ang title noon. Tapos, look, gitara na si Kuya Hermie. Eh, magaling mag-gitara si Kuya Hermie. Singer siya sa Japan eh. Singer sa Japan si Kuya Hermie. Folk songs. Gitara na siya. Tapos, kumanta. Lord, I come to you. Power of Love din yun. Tapos, pagdating sa course, hold me close. Tapos nung nabanggit yung power of love, sabi niya, ibang power of love yan, pero tuloy-tuloy, maganda, maganda. Tuloy, tuloy, tuloy. Tapos preaching ng malapastor. Megaphone, kasi pinabili ako ng megaphone, kasi walang kurente doon. Tapos yung hawak na ni malapastor ng megaphone, ang nasa isip ko, ang preaching ni malapastor, yung mga beloved Abu Sayyaf, mahal kayo ng Diyos. Akala ko ganun. Paghawak ng megaphone, nanunlangin. Rebuke, Jesus' name, demonyo, kasaut, Jesus' name. Tapos kayo, mga Abu Sayyaf, pag hindi kayo magsisi, impirno kayo. Basa ba din dani? Isaiah 54:17. Mahal na pastor? Takot ka? Takot ka? Sabi ng pastor. Pinili kitang spokesman kasi alam ko matapang ka. Nung narinig ko matapang daw ako, sabi ko, patapang-tapang na rin ako. Binasa ko, Isaiah 54:17. Isaiah 41:10-13. Ay, talaga naman. Sabi nung mga busayap, tamanan! Maririnig kayong makasama nyo. Nandyan lang sa ilang metro lang, kampo ng army yan. Kasi pag gabi na, di ba, umaalingaw-ngaw yung boses, di ba? Pag araw, iba yung gabi, di ba? Bakit pag gabi parang ganun? Yung boses, nakakarating doon sa malayo. Siguro kahit tahimik ng paligid. So, pinahinto kami. Pero
patanggap mo muna ng malapas to, tapos rebuke siya. Jesus name, will be Jesus name. Tapos sabi robot, nasaan na yung pangako niyong pera na ibigay sa akin? Kasi nandoon nakita nila yung bigas eh. Malapas to, pera daw. Nasa dito sa bulsa ko. So, dinukot yung malapastor yung pera, nakatupi, pinakita sa akin. $3,500 to. So, Commander Robot, nandyan po sa kay malapastor sa bulsa. Ay, huwag niyong ibigay dito. Kasi pag ibigay dito, makita ng kasama ko, kami magpapatayan dahil sa pera na yan. Doon tayo sa puno ng kahoy, malayo, punta kami. Ako, si malapastor, si Commander Sosokan, Commander Robot, tsaka si Sinimasong, yung station manager ng Radyo ng Bayan. Pagdating doon, binigay ni Malpastor yung pera. Binilang. Tama, 3,500. Sabi niya, Pastor Almeda, sabi ni Robot, pwede mo ipag-pray? O, naghingi pa ng prayer. Basbasan mo tong pera. Kasi tong pera na to, pambili namin ng pagkain ng mga hostess, yung aming ano, bisita, bisita ang tawag, hindi hostess eh. Pambili namin ng pagkain ng aming mga bisita ng mga foreigner. Hindi sila kumakain ng lokal na pagkain, gusto nila imported. So, naubusan na sila ng budget. So, pinag-pray. Sabi naman, balidan, pray natin. Upo, Mahal Pastor. Ginanon yung Mahal Pastor, yung ulo ni Robot, yung isa namang kamay sa susukan. Tapos, nag-pray si Mahal Pastor. Tanggapin na malapin noon. Tapos, bilis. Tapos, Jesus name, kasap, Jesus name, demonyo, kasap. Alam mo yung dalawang commander, nakita ko talaga minamahal. Walang magawa kundi payuko-yuko. Pag ginaganon, malapastor, yuko lang yuko yung dalawang commander. Talagang naprosen sila sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Tapos, biglang bumulong sa akin si Sinimasong, bakit ginawa ni Pastor Almeida yun? Hindi na kayo makakalabas buhay. Bawal yun. Eh, wala na akong magawa. Hindi ko na rin siya pinapakinggan. Bigla siyang sumibat. Sumibat yung si Sinimasong. Iniwan kami doon. Ayun na. Tulog na kayo! Kasi kami na naman ang manalangin. Dala namin tubig, hinihi nila, naghilamo sila, hugas sa kilikili, hugas sa paa, dahil bawal sa kanilang manalangin na hindi malinis ang katawan. Everybody say, praise the Lord. Okay. Wala namang masama doon. Amen. Pero physical lang kasi yung paglilinis nila. Sa atin kasi, in and out. Amen. Palakpakan natin natin mahal na Panginoon. Haharap ka sa mahal na Panginoon, malinis ang yung katawan, malinis ang yung kalooban. Amen. Hindi naman pwede na pabalik-balik ito, wala kang absent. Merkulis, Biyernes, Linggo, yung damit na suot mo, walang laba-laba, isang taon na. Kahit pabalik-balik yung uniforme mo, wala kang kapalit dyan, labhan mo yan para malinis sa harapan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Palakpakan natin natin mahal na Panginoon, may na mahal. So nakita namin, yung nakapaghilamos lang, nakapaglinis lang, yun ang kasama nilang nagpray. Pero yung mga Abu Sayyaf na punong-puno ng putik yung kanilang mga paa dahil galing sila sa doon na sila, nakaupo lang. Yung nakapaghilamos lang. Naubos yung tubig namin sa prayer nila. Tapos biglang nagdeklara, 7 days, walang kain, walang inom ng tubig. Sabi ni Robot, instead na pugutan kayo ng ulo, papasting na lang kayo ng 7 araw. Araw at gabi, walang kain, walang tubig. Kahit anong pilit namin, na manghingi kami ng tubig. Sabi ng mga Abu Sayyaf, di ba fasting kayo? Kasi sa mga Muslim pala, pag nagfasting sila, bawal uminom ng tubig, bawal lumunok ng laway. Hindi sila naglulunok ng laway. Bawal yun. Ang, pag mga dinudura nilang laway, hindi nilulunok. So, hindi rin sila uminom ng tubig. Pero araw yun, pag gabi, kumakain sila. Sa amin, araw at gabi, hindi na rin kami makalunok ng laway kasi wala ng laway. Tumutulo na yung dugo dito. Hindi pa siguro na kayo nakaranas ng absolute. Yung sa amin, yun ang pinaka-absolute. Walang ligo, walang bihis, walang banig, walang kumot, walang kain, walang tubig. Ang mga Abu Sayyaf sa paligid, doon sila nagsasaing, kumakain umaga, tanghali, gabi, sa harapan namin.
kami hanggang tingin lang. Pero dahil doon, akala nila magtagumpay sila para tuloy na sila na ang ginamit ng Malapinoon para magkaroon kami ng dagdag kapangyarihan sa 7 days without water and food. Pagdating ng 7 days, mismo si robot nagsabi, kumain na kayo. Kasi pag anong mangyari sa inyo, akong sisihin ng gobyerno. Ako ang commander dito, sumunod kayo sa akin, kumain na kayo. Sabi ni Mahal na Pastor, commander ka ng Abu Sayyaf, hindi ka namin commander. Ang commander namin ang Panginoon. Sabi niya, sorry. Anong maitulong namin sa inyo kung ayaw talaga niyong kumain? Tubig lang po. Mahingi lang kami ng tubig. Tubig! Mayroon kaming tubig dyan pero galing sa balon. May mga kiti-kiti ng lamok. Nakakahiya naman sa inyo, magbisita kayo dito, painumin kayo ng mga tubig na may kiti-kiti ng lamok. Mag-order muna ako ng mineral water, mag-antay kayo 30 minutes lang. Totoo nga, wala pang 30 minutes. Dumating na yung karton-karton pagbukas. Mineral water. Ayaw ko kung hinahanap ko ngayon pagpunta ko doon sa ano, bili ko ng mineral water. Hinahanap ko yun eh. Yung Viva, mayroon pa ba ngayon yan? Bilhan mo nga ako na yan, Jay. Viva mineral water. Tag isang litro, bawat karton. Binigyan kami. Pagbukas. Talaga naman. Siyempre, 7 days na walang inom-inom eh. Pag ganun, pagbitaw, kalahati ka agad, ubos. Sabi ng mga boss saya, ano yun? Pahingi. Patikim. Tapos tinikman. Ay, tubig lang pala. Akala nila kung ano yung ininom namin eh. Talagang kaming lahat, pag inom talaga eh. Akala mo, nag-contest kung sino kaubos ng isang litro. Grabe. Ang tingin namin sa mga busayap na nagpainom sa amin ng tubig, mga anghel na. Kasi sila nung nakatingin sa amin, halos tumutulo yung luha. Awang-awa sa amin. Tapos sabi nung isang busayap, kakain ba kayo ng papaya? Mahal Pastor, may papaya daw. Tanungin mo kung ano, malambot na. Malambot na ba na yung papaya niyo? Oo, malambot na yun. Pag pinipisil mo, malambot siya. Malambot daw, Mahal Pastor. Sige. Sige daw po. Takbo siya. Pagdating, nasa sako. Dala-dala niya. Matanda na yung abusaya na yun. Sabi niya, ibibinta ko sana to sa hulo, pero para sa inyo to, libre. Nung tinanggal sa sako, malaking papaya, mahaba. Di ba, yung ganon? Malaking papaya na mahaba siya. Inislice, pulang-pula. Halos walang buto. Tapos inislice, 13 kami, 13. Pinakain sa amin. Tapos sarap yung papaya, sarap, nang malambot. Ang tingin namin doon sa may-ari ng papaya, parang anghel na rin. Amen. Di ba, gutom ka, uhaw ka, pag may magbigay sa'yo, tuwang-tuwa ka, di ba? So ganun, minamahal. Parang nag-transform yung katawan nila. Dati pag tinitingnan namin sila, itim na itim yung mukha, parang nagliwanag yung mukha. Para ba yung kapatiran dito na member ng Haring Bakal, si Brother Arvin, nasa rin si Brother Arvin. Pag kumakanta, bautismado na sa atin, pag kumakanta yung finest, biglang manglilisik yung mata, sabi niya. Tapos umiinit yung katawan niya, pupunta siya doon sa may kusina dahil iba yung pakiramdam niya. Dahil mayroon siyang nilalagay na parang belt na anting-anting na mayroon nakalagay doon yung lana, nakalagay doon yung meteorites daw, at saka yung mga Latin. Pag tinitingnan ko si Brother Arvin, noon, maitim pala si Brother Arvin. Yung mukha niya, itim talaga. Itim. Nung sinurrender niya sa akin dito, pati yung ID niya, maputi pala si Brother Arvin. bakit? Pag tinitingnan ko talaga siya, kahit magkita kayo sa kitchen, ang itim ng mukha niya. Pero nung nandito sa precious area, nung sinuko na sa kanya, sa akin yung anting-anting niya, ang puti ng mukha niya. So, tatanungin ko sana siya na,
anong sabon ang ginamit mo? Kasi pumuti talaga yung mukha niya. Bakit kaya? Yung pala nag-glory na yung mukha niya. Amen. Ganun ang tingin namin sa mga busayap. Na ginamit ng mapinuno na pinainom kami ng tubig, pinakain kami ng papaya, minamahal, binaril pa yung isang buhig ng buko, pagbagsak, sila pang nagbiak, pinainom pa na sa amin yung tubig ng buko. Hindi na nila inakyat yun, binaril yun. Ganun ang misyon. Habang ang nasa labas, mga pastor, mga ang tingin sa amin, dagdag problema, ang mga abusayap naman ang tingin sa amin, bayani. Wala akong masasabi kay Evangelist Almeda, siya ay isang bayani ng Kristiyano at Muslim. Oh, imagine. Sabi nung isang imam, mataas ang katungkulan, matangkad na tao, nag-aral ng Islam, yung pagiging imam sa Libya. Patangkad, nakaputi. Sabi, Evangelist Almeda, I am your avid viewer sa TV program. Wala akong nakilalang preacher na katulad mo sa Kristiyano at Muslim. Ikaw na yung pinakamatapang. Sa television pa lang, nakita, pinakamatapang ka. At ngayon napatunayan ko, dahil pumasok ka dito, matapang ka nga. I am praying to Allah, sabi niya. Someday, you will become a preacher sa mga Muslim at Kristiyano. Ibig sabihin, siya yung preacher na nagdadala ng ebanghelyo ng kapayapaan ng Christian at Muslim. Tapos nung pag-alis niya, long live Evangelist Almeda. Kumbaga, hahaba pa ang buhay mo. Totoo nga yung sinabi niya hanggang ngayon, buhay na buhay ang mahal na pastor. 21 years na. Amen? Oh, dati, mag-celebrate tayo. Saan tayo? Kumbaga, Luneta? Amoranto? Pero ngayon, minamahal sa Trisi Martres. Parang kalooban din yata dahil Trisi din kami eh. Martires is martyr, di ba? Kasi Trisi Martires, Spanish word yan eh. 13 martyrs. Trisi din kami pumasok eh. Doon mag 21 celebration. Sa Trisi Martiris. Baka nga naman plano ng malapinon din yan. Nagkaroon ng malaking malawak na chapel doon sa Trisi Martiris. Yung Trisi Martiris na yan, pag magkaroon kami ng preacher's meeting, o oh, from Trisi Martiris, anong report? Sabi ng preacher, malapastor, hanggang ngayon Trisi pa rin kami. Ibig sabihin, hindi dumadami ang kapatiran. Trisi. Trisi din ang kapatiran. Pero ngayon, hindi na Trisi. Dahil malawak, malaki po yung kanilang chapel doon. Malawak po yung kanilang parking area doon. At doon, gaganapin ang 21 Sipadan Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, ang bansa ay naharap sa pandemic. Nung panahon ni Rap, ang taga-Jesus Miracle ay nagiging frontliner. Frontliner, ibig sabihin, nasa harapan. Bago ang mga sundalo, nasa unahan ka ng sundalo, yan yung frontliner. Amen. Ngayon, mayroong gera ngayon, ang kalaban natin ay COVID, hindi nakikita. Sino yung mga frontliner? Yung mga doktor, yung mga nurse, yung mga healthcare workers. Sumusuporta lang yung mga sundalo at police sa mga checkpoint. Yun yung mga frontliners. Sa panahon ni ERAP, ang mga frontliners, tayo. Nauna tayo sa kampo ng Abu Sayyaf bago ang mga military. Amen. Hanggang ngayon, papil pa rin natin yan. Dahil pag mayroon pong nahawaan ng mga sakit, ang pinapadala po minamahal para manalangin sa may sakit, hindi po taga-ibang sikta, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga magkasakit yung mga pulis, mga general, mga doktor, mga nurse, dito sa atin tumatawag. Nagpababack up prayer. Tayo pa rin ang frontliner. Spiritual frontliner. Amen? Sa panahon ni King Ahab, kaliwat kanan yung kalaban. Nangusap ang malapainon. Sabi ni King Ahab, makinig kayo, Uhuda. Magtiwala kayo sa Diyos.
si Jehoshaphat pala, excuse me. Sabi ni King Jehoshaphat, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala din kayo sa kanyang propeta. Amen. So hindi pwede diretso sa Diyos na walang propeta. So sa ating kapanahonan ngayon, minamahal, daming tumatawag sa Diyos. Bakit? Hindi sila dinidinig, wala silang propeta. Hindi sila naniwala sa propeta. Napatunayan na po yun. Mabuti pang abusaya po yun. Naniwala pa sa propeta. Palagpakan natin ating mahal na Panginoon. Pero, ngayon, 21 years na tayo. Unti-unti nang nagliliwanag. Amen. Marami na pong naniniwala. Mga kasundaluhan, mga pulis, kahit mga politiko, minamahal. Ha? Kaya lang hindi sila magtatagal sa atin. Kasi alam mo naman politiko, puro lang pangako yan. Puro lang mga pa-istorya lang yan. Pero we will pray. Time will come. Naksila man din, kung ang mga abusayap ay ililigtas ng mahal na Panginoon, mga rebuild, mga NPA, ito nga politiko na to, darating din yung panahon, tawagin din sila ng Diyos. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Dahil napahiya na sila, dahil sila nangako na mga pagbabago, walang nangyaring pagbabago. Patayan doon, patayan dito. Pero Jesus Miracle Crusade, totoong may pagbabago dito. Huling talata, minamahal. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ating pong basahin. Dito po sa aklat ng 2 Corinto, kabanatang 5, ang talata po ay 17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong ilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po magbago ang mga tao, hindi po magbago ang sistema, hindi po magbabago ang lipunan, kung wala si Kristo. Daming nagdadala ng Kristo, sila po minamahal ay hindi totoong lingkod ni Kristo. Ang Kristo nila ay walang kwentang Kristo, tao lang, o pangalawang Diyos, o propeta. Pero ang Kristo sa Jesus Miracle Crusade, siya ang creator of the universe. Siyang lumalang ng langit at lupa, siyang nag-iisang Diyos na bumaba, nagkatawang tao para iligtas tayong lahat. Sabi ng Pilipos 2:10, luluhod lahat na tuhod, iba't ibang sekta at denominasyon, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, hari o alipin, kailangan titiklop ang tuhod at tatawag sa pangalan ni Jesus. Itong pandemic na ito, minamahal, ito po'y pinahintulutan, plano ng malapinon lahat na mangyayari ito para walang magyayabang. Kasi ang pandemic na ito, itong virus na ito, kahit sino pwedeng papatayin. Mapahari, mapaalipin, mayaman, mahirap, general o pinakamababang ranggo, pag wala kang relasyon sa Diyos na totoo, patay ka sa COVID-19. Kahit nakabalot pang katawan mo, kahit naturo ka pa ng bakuna, patay ka pa rin pag wala kang Kristo sa buhay mo. Kahit wala kang bakuna, kahit wala kang proteksyon, buhay ka. Dahil ang Diyos ang tuburan. He is the fountain of life. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Jesus is the fountain of life. Siyang source ng buhay. Amen. Lahat ng mga baguhan, ating pong mga viewers, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Yung mga nagsasabi, maglilingkod lang kami sa Diyos pag makabalik ang mahal na pastor daw pag makabalik sa pulpito at mangaral. Yung mga nagsasabi na yun, wala na sila. Patay na sila. Do not challenge the power of God. Huwag nating pwedeng, hindi natin pwedeng diktahan ng malapinoon. Siya ang may hawak. Siya ang, sabi lang, bakit hindi gumaling ang malapastor? Ang pastor niyo sa sakit. Bakit? May sakit bang malapastor? Eh kung may sakit yan, di hindi tatagal ng 21 years yan. Pinapahinga siya ng malapanginoon. Yung mga nagsasabi na may sakit ang malapastor, subukan mo nga magpasting ng 3 buwan na walang kain at ilinom tubig kung anong mangyari sa'yo. O kahit sabihin na natin, 7 days lang. 7 days. Walang kain, walang tubig, 7 days. Tingnan natin kung anong mangyari sa'yo. Pero malapastor, 40 days, 3 months, walang kain, walang tubig. Pag pinainom ng tubig, sinusuka. Sabi ng Abu Sayyaf, patay na yan. Libing na natin. Hanggang ngayon, buhay na buhay. Grabing himala. Grabing himala. Yan palang minamahal. Makasurvive ka 21 years. Lumalabas sa kampo ng Abu Sayyaf, dumidikit na sa buto yung kanyang balat. Sa kapayat niya, minamahal. Yung mga general na nagsasabi, hindi na magtatagal yan, lantang gulay na. Patay na sila. Mga religious leader na umatake ng ating malapastor, halos maubos na sila. Pero ang malapastor, buhay na buhay. Hindi nga sila makapaniwala. Sino makakapaniwala? Diyos lang talaga ang may hawak sa buhay. Katulad kay Propeta Moises, 40 days and 40 nights nandun sa Mount Sinai, nakipag-usap sa Diyos, walang kain-kain, walang tubig. Akala nila Joshua, nila Aaron, akala ng mga Israelites, patay na si Moises sa bundok ng Mount Sinai. Tumalikod na sila. Pinatunaw na nila yung kanilang mga ginto na dala. Ginawa na nilang Diyos-Diyosang gintong baka. Yung maliit na baka. Yun, nagsambar na sila doon. Sayaw-sayaw na sila, nakahubad. Bumaba si Moises, bit-bit na yung papa na nandoon nakasulat ng Ten Commandments. Nakita niya, mga tao, wala na. Backslider na. Oh. Nung bumaba ang malapastor galing sa kampo ng Abu Sayyaf, after 3 months, pumasok July 1, paglabas October 1, ang ibang mga kapatiran ng lupaypay na. Nawala na ng pag-asa. Na-revive silang lahat. Buhay pa lang, malapastor. Buhay pa lang, 12 prayer warriors. Pag dumating po mga problema, minamahal, alalahanin po natin ang nangyari sa kampo ng Abu Sayyaf, ang misyon ng propeta ng Diyos sa kampo ng Abu Sayyaf. Sapat na po yun para babalik ang kainitan natin sa paglilingkod. Na itaas mong kamay mo, maramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil wala na po magawa ang tao nung panahon na yon. Wala na magawa ang pera nung panahon na yon. Wala na magawa ang gobyerno sa panahon na yon. Wala na magawa ang mga sundalo sa panahon na yon. Pero mayroong propeta ng Diyos sumuong sa lungga ng mga leon sa kampo ng Abu Sayyaf at pinatunayan may Diyos na totoo at buhay. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham, Diyos ng mga Kristiyano at Muslim. Awitan po natin ating mahal.